Motorista, today we are here at Toyota Cagayan de Oro para ipakita sa inyo yung ating 2023 Toyota Hilux Conquest na 4x2. This is not the top of the line model, but yung mga features nito is pang top of the line model na. So today we'll do a walk around review. Pag-usapan natin yung price, yung features, and also lahat ng kailangan nyong malaman kung interested kayong bumili ng ating 2023 Toyota Hilux Conquest 4x2. And at the end of the video, pag-usapan din natin kung magkano yung monthly, magkano yung insurance nito, kung sakaling bibilhin nyo to. Kung interesado kayong malaman lahat ng yan, simulan na natin sa ating exterior. So dito sa ating Toyota Hilux, makikita natin na LED na tong lahat, no? Yung ating headlights, naka-bi-beam siya, meaning yung low beam at high beam, isang LED na lang dito sa projector. Naka-LED DRLs na din to, and meron din tayong LED turn signal lights. Now dito sa ilalim, makikita din natin na naka-LED fog lights na siya, and meron din tayong front parking sensors. So yung front grille natin, makikita natin this is matte finish. And then dito, this is chrome. Yung ating Toyota logo naman is meron siyang radar sensor sa likod niya, no? Imagine sa 4x2 model ng Conquest, meron ng ganito. Meron din tayong front camera as well. Now sa ilalim na part naman, we can see that we have here this gunmetal gray finish, mga kamotorista. Really looks nice, diba? Now yung tires ng ating Hilux Conquest, you can see na naka Bridgestone tayo, dweller, highway terrain. And then, gloss black finish na siya dito, and then naka 6 hose pa rin siya. Meron tayong disc brakes dito sa harap, and then naka double wishbone suspension din siya sa kanyang harapan. Dito naman sa side natin, as you can see, meron tayong over fenders dito. Malit lang siya pero it does give the Hilux a little bit more stance. And then makita natin, this is painted gunmetal finish dito, mga motorista. Meron tayong Hilux na badge dito. Dito naman sa side mirrors, meron tayong turn signal repeaters. LED na din siya, and then meron din tayong camera dito for the 360 around view monitor. Meron tayong matte na stepboard dito, and then this is smart entry with push to start button na. Makikita nyo din dito, mga motorista, na meron tayong roof rail. Yung roof rail lang natin, hindi siya pwedeng kargahan, so pang ornament lang siya. And then dito sa likod, meron tayong sports bar, and then meron tayong gunmetal finish, no, na design dito. Nag-extend yung ating roof rail papunta dito sa likod. Now, if you take a look at here, ito yung ating gas cap cover. Dito naman tayo sa ating rear part, no? Naka-drum brakes lang si Hilux, and then lip spring pa din siya. So, same pa rin yung ride natin. It's not as comfortable if you compare it to a Fortuner. Meron tayong Conquest sticker dito. Yung ating taillights naman, these are LEDs already. Ayan, LEDs na yan. And then yung ating brake light is LED. Nandito siya sa taas, and then bulb type pa rin yung ating signal light. Pero yung ating reverse light is already LED, diba? That's really nice. Another thing that I really like sa Toyota Hilux Conquest is naka-tailgate assist na siya. So, one hand ka na lang, no? Kapag bubukas and sasara, one hand lang yan. High mount stoplight dito sa ating tailgate nakalagay. Meron din tayong rear camera. Meron tayong Toyota logo dito, and then meron siyang nakalagay V. Meron tayong stepboard dito, and meron siyang reverse sensors. So, dito naman sa interior ng ating Toyota Hilux Conquest, makikita natin na yung ating steering wheel is leather. Okay, and also stitch na siya. Yung ating switch para sa ating windows is one touch up and down na lang siya. For all the windows, no? So kaya, pwede natin buksan lahat with one touch. And then kung iakyat mo naman, one touch lang din, di ba? Now going back to the steering wheel, we can see na meron tayong audio controls dito na side, and then dito naman na side is to control that 4.3 inch TFT display. And yung gusto ko sa kanyang TFT display is updated na siya, this minor update ng 2023 model. Yung difference nito sa previous model is that meron na siyang different animation pag naka-start siya. And then yung ating gauges, no, I think it's a little bit different than before. It has this blue background sa kanyang dials, and I really like the font, no. We can also see your temperature gauge, engine, and then yung ating fuel gauge. Para sa ating lights naman, naka-automatic on-off headlights na din si Toyota Hilux. Yung ating steering wheel, that is tilt and then telescope, di ba? Unfortunately, hindi automatic yung wipers natin. This is intermittent lang. So, meron tayong cruise control, mga motorista, no? It is adaptive already. So, ito yung in-update ni Toyota from the previous 4x2 na Conquest. So, yung ibig sabihin ng adaptive is that nagpa-follow to sa kung ano yung speed ng vehicle na nasa harap. Especially on the expressway, very easy to follow a vehicle and hindi ka na magpa-plus or minus sa inyong cruise control. You just set the distance and
Hayaan mo na lang, susundan niya yung vehicle na nasa harap. So yung ating display dito sa taas, makikita mo na meron na siyang indications for the outside temperature, yung gear indicator natin. And also, you can see your adaptive cruise control, which kung ipipress ko yung ating cruise control button, nakalagay dyan, radar ready. And also, you have your lane departure alert. No? Meron tayong mga lane lines here. Kung lalampas ka, either one of that, mag-a-alarm na siya. Ito yung ating mga settings yun. Yan yung lane departure alert natin. Meron siyang yaw assist, and then meron tayong sensitivity din. Meron din tayong sway warning and sway sensitivity. Malalaman ng system kung inaantok ka na ba. Isa yan sa mga advanced safety features. Meron din tayong pre-collision system, meron kang sensitivity, and pwede mo din siyang i-off. Yan, 3 levels yan. And then meron din tayong meter customization. So you can change your language, yung units mo, and then yung drive info and pop-up display, pwede mo ding i-change yung color kung ano yung gusto mo. For example, red. So dito naman sa ating center stack, makikita natin na we have this nice looking 8-inch display. Meron tayong audio, meron tayong phone connection, and then it is capable of Android Auto and Apple CarPlay. Meron din tayong engine start stop button right here. And then dito naman sa ilalim na part, we have your dual zone climate control with auto mode. Dito naman sa pinakailalim, we can see na we have your 2 12-volt accessory outlets dito. Meron din tayong traction control button off. Now at the bottom part naman, pwede kang maglagay dito ng phone pero wala siyang wireless charger. And then dito, you have your cup holders. And then meron tayong buttons dito for your drive mode selector. Meron tayong power mode and eco mode. Na yung ating transmission is a 6-speed automatic gated type. Meron siyang manual mode pero wala tayong paddle shifter. Dito lang magsi-shift. Now, kung i-reverse natin si Toyota Hilux Conquest, we can see na meron tayong 360-degree view camera, which you can see we have your reverse camera on the main screen kasi naka-reverse tayo, and you have also your 360-degree angle view. And meron siyang mga lines mga motorista. For example, malapit ka ng tumama, just make sure na before ka sa red line na to. And then, I think you can change your view for reverse camera alone lang kung gusto mo mas kitang-kita mo siya. And around view, ayan, kita mo mayroong tao. And kung naka-drive ka naman, okay, or naka-neutral, meron tayong button dito. Just press this one, makikita mo yung ating front view. Ayan, unfortunately, hindi siya nagtuturn, wala siyang guidelines. And also, again, you have your 360 view dito na part. So, meron din tayong automatic, no? So, for example, nakapark siya, mawawala siya, diba? Then, press mo lang ulit. Meron din tayong parking sensors button off dito na side. So, dito naman, meron tayong handbrake. Unfortunately, lever type lang siya, hindi po siya electronic handbrake or electronic parking brake. Meron tayong lalagyan here sa mga gamit. Na yung armrest naman natin, this is leather armrest, and then, we have it stitched. Kung bubuksan naman natin siya, meron tayong pwedeng lagyan dito, and then medyo may kalaparan and kalakihan siya, which is good. So, kung bubuksan natin yung ating top part ng glove compartment, meron tayong lalagyan dito, and then meron siyang air conditioning. Dito naman sa ilalim, it is damp yung ating glove compartment din, and decent naman yung space. And meron din tayong cup holders dito mga motorista, which I really like. No? Very practical. Meron tayong rear view mirror din. Now, it's auto dimming. Hindi lang siya manual. Yung Hilux before, manual siya. Kailangan mo siyang hitin para mag day and night. Ito automatic na, which is really nice. And meron tayong part dito mga motorista. Actually, this houses the camera for your adaptive cruise, your lane departure alert. Ayan, andito na siya sa taas. Meron tayong sunglass holder here. And meron tayong mga dome lights. Unfortunately, hindi siya LED, incandescent type lang siya. Wala tayong vanity mirror dito, and dito lang for the passenger. Ayan. So another thing na I really like sa ating Conquest is meron tayong mga ambient lighting dito, and also yung ating armrest is padded leather. Yung seat naman natin is 6-way adjustable. Meron tayong forward and back. Meron din tayong height as well as recline. Dito naman sa likod, makikita mo na decent naman yung space niya. And then, meron tayong pockets dito. Meron tayong 4kg holder here. Unfortunately, one thing na wala dito is yung rear air vents. Siguro kung i-update pa to ni Toyota, meron na tong rear air vents for the 4x2 Conquest. But as of now, yung Toyota GRS lang yung merong air vent sa likod. Another thing that I really like is meron siyang grab handle here. Kasi of course, kung dadalhin mo to sa mga mild off-roading situations, eh meron kang hawakan dito para hindi ka mauntog. Meron din tayong armrest and meron siyang cup holder. Meron tayong ambient lighting here and also one touch up and down yung ating
rear windows. Meron ding 6-speaker setup for the Toyota Hilux Conquest. Isa pa niyan, naka-leather din yung ating armrest. So under the hood ng ating Hilux Conquest, buksan natin siya. Isa sa mga improvements for this model year is meron siyang hood struts. So yun yung gusto ko sa kanya. So yung ating mga all-new Ford Ranger na wala nang mga hood struts, ito meron pa, di ba? So plus points yan. And then yung ating engine, unfortunately it's not a 2.8 engine. This is the 2.4 engine. Yung power naman nito is 150 PS and yung max torque niya is 400 Nm, di ba? So, mas pinrioritize ni Toyota Hilux yung ating torque kesa power. Yung fuel tank capacity nito is 80 liters. So, yung color ng ating Hilux is super white too. Meron din tayong oxide bronze metallic, meron din tayong emotional red, meron din tayong attitude black mica, and also gray metallic. Now, when it comes to safety naman, si Toyota Hilux has ABS, EBD, traction control, meron siyang stability control, meron din siyang hill start assist. And also, yung airbag count natin, instead of 6, unfortunately, 3 airbags na lang siya. You have your front driver, front passenger, and if you want 6 airbags, you have to go for the 2.8-liter engine. For the advanced safety features naman, si Toyota Hilux Conquest has pre-collision alert, meron kang lane departure alert as well, and also mga motorista, adaptive cruise control. Unfortunately, wala tayong rear cross traffic alert and blind spot monitoring. You have to go for the GRS model para makuha yon. Yung price ng ating 2023 Toyota Hilux Conquest is 1,544,000. So yung mga main rivals nito ha, meron tayong Mitsubishi Strada Athlete Automatic, price at 1,487,000. Meron din tayong Nissan Navara 4x2 Automatic, which is price also at 1,491,000. And yung ating D-Max at BT50 from Mazda, it is priced around 1,390,000. So yung ating Toyota Hilux Conquest is actually the most expensive sa kanyang price bracket, no? When it comes to its level sa kanyang lineup. Kung maghuhulugan ka nitong Toyota Hilux, mga kamotorista, no? Okay, magda-down ka ng 20% at 389,000 for the in-house financing. And also, meron ka pang plus LTO registration yan at around 10,000 and meron ka ding insurance nito for this Hilux Conquest, around 53,000 na yung insurance yearly. Kasi brand new pa eh. Kaya year per year, once nagre-renew ka, mas bababa na yung inyong insurance. Pero as of now, since brand new pa siya, medyo may kamahalan yung insurance mo. Yung total cash out mo nito, mga motorista, no, more or less around 425,000 pesos. And yung monthly mo nito, amortization, for 5 years, no, for example, is 28,616, which is not bad if you take a look at the price of this Hilux and the value that you have. Since this is Toyota, you have warranty for at least 3 years. So ayan yung Hilux Conquest natin na 4x2 automatic with that 2.4 engine. What do you think sa kanya? Let me know down sa ating comments. And if you do like this video and also kung natulungan ko kayo mga motorista, please hit the like button and mag-subscribe to Motorista Adventures. And also, meron pala tayong Facebook page. Okay? So, maraming salamat and I'll see you on the next episode.